Alamin kung paanong libu-libong tao ang naaabot ng di nagmamaliw na mensahe ni Jesucristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FEBC Report. Ngayong Oktubre, kilalanin natin ang mga tao sa likod ng mikropono. Sila na walang humpay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pulpito man o sa pamamagitan ng ating mga programa sa radyo. Magandang araw po. Ito po si Luis Miguel Castillo at samahan niyo po ako sa The FEBC Report. Pagdating ko dito sa Tikaw, nakita ko yung parang desertong lugar. Desertong lugar, isla. Nakita ko yung mga pangangailangan dito, yung kawalan. Pero sabi ko, Panginoon, deserto ito, alam ko hindi mo ako pababayaan, kami ni Mrs. dito. Gawa ka ng pangako mo, gagawa ka ng kanal. Ganito ay nilarawan ni Pastor Robert Baldeo ang isla ng Tikaw, kung saan siya tinawag ng Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi naging madali ang pagmimisyon doon, kaya nanalangin siya para sa sinumang makakatulong sa kanya upang mas marami pang tao ang maabot ng salita ng Diyos sa kanilang lugar. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Nung habang nagtuturo ako doon, nagpipre ako ng paano tayo makakakunik. Tapos naaalala ko yung DCES, dahil yung DCES noong nakapapakinggan ko, na ikakwento ko sa kanila, so, yung mga napapakinggan ko noon. Tapos dumating ang time, ito si Mrs., naghanap talaga siya ng istasyon talaga na pwede niya mapakinggan, na Christian. Ngayon, narinig niya yung ano, itong The Way, yung DWEY, nagpapatugtog ng mga Christian song. So, tinutok ngayon ni Mrs. ngayon doon, hanggang sa, yun ang pinapakinggan niya. Kasi ano nga siya eh, parang ano siya ng DCS. So, pinapakinggan niya araw-araw. Tapos minsan, narinig ko na kung ang gusto, sino ang gustong mag-volunteer sa Masbate, pamimigay ng 8M. Ano ito? PM. Medyo. Sabi ko kay Mrs., palud tayo, tatawag ako, mag-volunteer ako. Kasi ito na yung prayer ko. Sa tulong ni Pastor Robert Baldeo at iba pang miyembro ng Tikaw Pastors Association na ipamahagi ng FEBC ang mga portable missionary or PM radios sa higit 50 pamilya sa isla. Sa susunod na linggo, matutunghayan natin ang kwento ng isa sa mga nakatanggap ng PM radio mula sa CARE 104.3 The Way FM, ang ating istasyon sa Legazpi City, Albay. Mapapanood nyo rin sa ating YouTube at Facebook page ang buong salaysay ni Pastor Robert Baldeo sa kung paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay mula sa pagiging dating bilanggo patungo sa pagiging lingkod ng Diyos. Kaya huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating official social media channels, FEBCPH sa Facebook, Instagram at YouTube. Maraming salamat sa inyong pagsama sa oras na ito. Luis Miguel Castillo po, nag-uulat para sa The FEBC Report. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Iyong napakinggan ang The FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow kami sa Facebook at FEBCPH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website fabc.ph/give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.